Hello, ladies and gentlemen. Nagbulag na ba ang tanan? Bakit ang dami-dami na namang nagme-message sa akin asking kung aprobado na ba talaga ang divorce bill dito sa Pilipinas? Kung excited kayo, mas lalo na kami ng mga abogado, syempre dadami ang mga kliyente namin, di ba? Joke only. Yes, aprobado na, pero doon pa lang sa House of Senate, sa Committee on Women, Children, and Family Relations and Gender Equality. Oo, good news ito sa mga hiwalay na, lalo na sa mga asawa na nagdadala pa rin ng apelyido ng mga bana nila kahit may kinakasama ng iba. Bad news nga lang kasi bill pa rin ito hanggang ngayon. Kasi nga, yung mga membro pa lang ng Committee ba on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality pa lang ang pumirma recommending the passage of the divorce bill. Para niyong malaman, no, the bill becomes a law only once it has passed three readings, both in the House of Representatives and the House of Senate, approving the said bill to become a law. Tapos niyan, need pa yan ipasa doon sa presidente for his signature. Kaya huwag muna kayo magpakasaya dyan ha. Dagdagan niyo pa yung pagdadasal niyo para ito maging aprobado. By the way, since tinanong niyo na rin sa akin about the divorce bill, tatalakayin na rin natin what are the grounds para makapag-divorce dito sa Pilipinas. Okay? Siya nga pala, ang absolute divorce here sa Pilipinas is defined under the bill as the legal termination of marriage by the court in a legal proceeding. Meaning to say, usa ka proseso nga isang at o ipasaka ngadto sa korte aron sa pagbutang og ending sa inyuhang love story o kaminyuon. As in, ito ay isang legal na proseso para tapusin ang mga namagitan sa inyo. As in, tapos na, wala nang pakialaman sa isa't isa. O, daghan ganahan ani, di ba? Gipahayag sa divorce bill nga ang estado mupasalig nga ang proseso sa korte sa paggrant og absolute divorce mahimong barato, paspas, og dili mahal. Labi na sa mga kabus natong mga litigante. Klaruhon ko lang ha, nga wala ko may nabasa nga ang absolute divorce libre. Basin unya, mahimo na ning balaod, unya aduna na pod magreklamo, unta libre na lang ning divorce, no? Basta sinabi nga barato lang compared sa pagkuha ng annulment o declaration of nullity of marriage. Now, what are the grounds? Una, if hiwalay na nga dili muubos sa 5 katuig. No need explanation. Period. Ikaduha, marital rape. Hindi ibig sabihin kay asawa mo na, maari mo nang pilitin kung gusto mong makipag-er-er sa kanya. Dapat kasi matuto kang rumispeto kung wala siya sa mood niya. Kanimang guduban, bisagidugo pa, birahon japo nila. Labi na kung lasing ang bana. Ikatulo, ang napulo nga grounds for legal separation stated under Article 55 of the Family Code. Sama sa repeated physical violence or grossly abusive conduct. Kanang pagpugos or moral pressure nga mubalhin og religion or political beliefs. Kanang imong kapikas, drunken master. Habitual alcoholism na kanang adlaw-adlaw nagyud hubo. Drug addiction, unya imong kapikas lesbian or homosexual. Sexual infidelity or perversion. Karaghan. Then, if imong kapikas gisentensyahan o dili muubos sa 6 katuig na penalty sa pagkapriso. Unya, kanang nagpakasalpod sa lain, whether diri sa Pilipinas or sa gawas sa nasod. Kanang gi-attempt nimo nga patyon nimo ang imuhang kapikas. O kanang mga gi-abandona for more than 1 year nga walay sakto nga rason. Pang-apat, divorce decree obtained from foreign country. Dapat kasi iparecognize yun. Pero ngayon, it's a ground for divorce na under divorce bill. Pang-5, irreconcilable marital differences. Ano ini? Ibig sabihin nito, yung mag-asawa ba nga wala nagyud tsansa nga magbalik pa sa usag-usa. Tungod ang ilahang relasyon, bugnaw pa sa sabaw. And lastly, yung annulment or dissolution of marriage recommended or authorized by the religious sect or mga kaminyuon na gitugutan nga magtapos na according sa atong kostumbre o mga traditional practices. Pasok din ata dito yung mga diborsyo na kuha under Sharia law. So far, mao kini ang update sa divorce bill. Usbon ko ha, hindi pa aprobado ang divorce bill diri sa Pilipinas. Taas pa nga proseso.